Si Yongdi at Yunki ay mga palaboy na nabubuhay lamang sa pamumulot ng basura. Madalas silang napapaaway at lagi ring hinahabol ng kapulisan. Nakatira sila sa isang barong-barong ngunit isang araw ay nagising na lamang silang ginigiba ito. Isang gang ang may kagagawa nito at sinubukan nilang lumaban upang hindi sila mawalan ng tirahan. Samantala ay nakipagpulong naman si Mr. Park at Mr. Su sa mga gangster na sina Jiang Yangso at Nam. Inutusan ni Park ang tatlong gangster na guluhin ang isang convention, kapalit nito ay bibigyan sila ng permit para sa legal na negosyo. Pinatawag ni Nam ang kanyang tauhan na si Kang upang maisagawa ang iniutos sa kanila ni Park. Sa kabilang dako ay pinahirapan naman ng mga gangster sina Yongdae at Yeonki at nakita ni Kang ang dalawa. Dahil kulang sa tauhan si Kang ay isinakay nila ng boss si Yongdae at Yeonki upang isama sa kanilang lakad. Pinasok nila ang isang convention at sinira ang anumang kanilang makita. Sumakit ang tiyan ni Yeonki kaya't pumunta muna ito ng banyo habang si Yongdae naman ay nakipaggulo na rin. Parating na ang mga pulis kaya't nagmadali silang bumalik sa sinakyang boss. Sinubukang hanapin ni Yongdae si Yeonki subalit hindi niya ito natagpuan. Dahil mag-isa na lamang sa buhay ay sumali si Yongdae sa gang ni Kang at isinama ito sa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon ay may nagtangka sa buhay ni Kang buti na lamang at nagawang iligtas ito ni Yongdae. May pumaslang sa boss ni Kang na si Nam kaya't nagpa siya si Kang na buwagin na ang kanyang gang. Makalipas naman ang tatlong taon ay makikitang buhay pa si Yeonki at ngayon ay kasali ito sa gang ni Yangso. Pinagkatiwalaan ni Yangso si Yeonki subalit nakipagrelasyon ito kay Sojung na babae ni Yangso. Samantala si Yongdae naman ay nakahanap ng trabaho sa club subalit ngayon ay magsasara na ito. Kapalit ng pera ay tinutulungan naman ni Yongdae ang mga may-ari ng lupa na sa pilitang kinuha ang titulo. Naging dahilan ito upang makilala niya ang big time na bumibili ng mga lupain na si Min. Dahil wala nang gang ay nagtayo na lamang ng laundry shop si Kang at namuhay ng normal kasama ang anak niyang si Yeonhae at si Yongdae. May mga utang pala si Kang at narinig ni Yongdae ang pagbabanta ng pinagkakautangan nito. Napagkasunduan naman ni Park at Counselor Su na bumili ng mga lupa sa Gangnam dahil plano nilang gawin itong syudad. Sumunod na gabi ay nangutang si Yongdae kay Min kung saan ay naisyang bigyan pa ng malaking pera ng babae. Kapalit nito ay sapilitan nilang bibilhin sa mga magsasaka ang lupain sa Gangnam at ibibenta nila sa mas mataas na halaga. Matapos ang kanilang mga transaksyon, ay malaking pera ang ibinayad ni Min kay Yongdae. Ngunit nasa delikado rin silang sitwasyon dahil kagaya nila ay kumukuha rin ng mga lupa ang gang ni Jiang. Mayroon na noong boyfriend si Yeonhae, ngunit inamin niya kay Yongdae na hindi niya sinabi sa kanyang boyfriend na marami silang pagkakautang. Pagdating nila sa bahay ay sinusunog ng mga kalalakihan ang kanilang mga gamit dahil hindi pa sila nakakabayad ng utang. Agad na sinugod ni Yongdae ang mga kalalakihan at ibinigay niya ang perang galing kay Min. Hindi matanggap ni Yongdae na lumambot na ang kanyang dating boss na si Kang kaya't nais niyang buwin muli ang gang. Sa utos rin ni Min ay pinasok ni Yongdae ang lugar ni Jiang upang kunin ang ilang papeles ng lupa. Dumating ang mga tauhan ni Jiang at nakilala niya ang lalaking nagtangkang pumatay noon kay Kang. Doon ay muli rin niyang nakita si Yeonki na noon ay pinapahirapan dahil inakusahan itong nagtatraidor sa gang ni Jiang. Sinubukang ilibing ng buhay ng mga ito si Yeonki kaya't nilabanan Yongdae ang mga lalaking iyon. Dinala ni Yongdae si Yeonki sa kanilang bahay kung saan ay sinabi nitong ibang boss ang kanyang nasakyan pauwi kaya't napasama siya sa gang niyang. Nakarating na rin sa kaalaman ni Yangso at Park na bumibili rin ng mga lupa si Counselor So. Nang maibigay kay Min ang mga papeles ay hindi kumuha ng pera si Yongdae dahil nais rin niya ng sariling lupa. Sinabi ni Yongdae kay Kang na ang sumaksak sa kanya dati ay tauhan ni Jiang ngunit nais na lamang itong kalimutan ni Kang. Ipinahuli si Jiang kaya't kinausap ni Yangso si Mr. Park upang alamin kung kagagawan ito ni Counselor So. Samantala ay nakipagkita si Sojung kay Yeonki at nakita ito ng isa sa mga tauhan ni Jiang. Hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni Yeonki upang magsumbong at kasama si Yongdae ay tinapon nila ito sa ilog. Alam ni Yongdae na kailangan nilang patayin si Jiang upang magkaroon sila ng kontrol sa lugar kaya't nais niyang kasama si Yeonki ay maging tauhan sila ni Counselor So. Kinaumagahan ay narinig ni Yongdae na nais ni Kang na hindi ituloy ang kasal ni Yeonhae dahil mayaman ang boyfriend nito at mahirap lamang sila. Naiyak na lamang si Yeonhae kaya't nag-isip ng paraan si Yongdae.
na ituloy nga ang usapan sa kasal ni Yeonhae, habang si Yeongdae naman ay pinatay ang lalaking sumaksak dati kay Kang. Kasama si Yeonki ay pinatay nila si Jang at lahat ng mga tauhan nito. Matapos ang mga ito ay pinakilala ni Min si Yeonhae kay Counselor So at natuwa ito sa ginawa niya kay Jang. Kasama si Yeongdae ay pinalitan ni Yeonki ang naiwang posisyon ni Jang. Upang tuluyan silang magkaroon ng kapangyarihan, ay nais ni Yeonki na patayin na rin nila si Yang So subalit hindi ito ang pangarap ni Yeongdae dahil ngayon ay nais niyang magkaroon ng mga sariling lupa. Upang maisakatuparan ito ay inimbitahan nila ang mga asawa ng magsasaka sa club at inaakit upang ibenta sa kanila ang lupa. Anak ng isang mayaman rin ang pinalabas nilang nakapatay ng kanilang babae sa club, kaya't nakuha rin nila ang lupain nito, bagay na ikinatuwa ni Counselor So. Isang gabi ay may pumalo sa ulo ni Yeongdae at dinala siya kay Yang So upang parusahan. Pinuntahan ni Yeonki si Kang upang sabihin kung ano ang ginawa ni Yang So kay Yeongdae. Sa pagbalik ni Yeonki ay binigyan niya ng pagkain si Yeongdae kung saan ay may nilagay itong blade. Dumating si Kang kasama ang kanyang mga tauhan at inatake nila ang mga tauhan ni Yang So. Nakatakas na rin si Yeongdae at sinubukan niyang labanan ang mga bumabantay sa kanya. Hindi na kayang lumaban ni Yeongdae, buti na lamang at nakapasok na sina Kang. Dahil sa nangyari ay pinagalitan ni Yang So ang kanyang mga tauhan kung saan ay naghihinala na ang mga ito kay Yeonki. Lumapit si Yang So kay Mr. Park at gumawa ito ng paraan upang ipahuli si Counselor So. Dinampot rin ng mga pulis sina Kang kaya't hindi malaman ni Yeongdae ang kanyang gagawin. Samantala ay sinaktan at pinalayas naman si Yeonhae ng kanyang asawa kaya't ganun na lamang ang awa ni Yeongdae. Kinausap ni Yeongdae ang asawa ni Yeonhae at nagbigay rin siya ng pera ngunit nagbabalang ayaw na niyang maulit ang nangyari. Nakalabas na rin si Counselor So at pinangako nitong makakalabas na rin sina Kang. Nagsaya ang gang ni Kang nang makalabas na ang mga ito ngunit sa oras na yun ay umayaw na rin si Kang bilang leader. Binalaan ni Kang si Yeongdae na mapapahamak ito subalit hindi ito nakinig. Nais nang patayin ni Yeonki ang kanyang boss na si Yang So subalit kulang ang tauhan ni Yeongdae dahil sa pag-ayaw ni Kang. Bumalik si Yeonki kay Yang So kung saan ay pinahirapan siya ng mga ito dahil sa balitang nakikipagsabuatan ito kay Kang. Upang maiwasan ang kaguluhan ay nakiusap si Kang kay Yang So at humingi ito ng tawad sa mga ginawa ni Yeongdae. Pag-uwi ni Kang ay naabutan niya si Yeonki sa kanyang bahay. Dito ay pinatay ni Yeonki si Kang dahil ito lamang ang paraan upang mapatunayan niya kay Yang So na hindi niya ito kasabwat. Nasiyahan si Yang So sa nangyari at plano nilang sa libing ni Kang ay ubusin nila ang buong gang nito. Sa oras na yun na ospital naman si Yeonhae dahil binugbog muli ito ng kanyang asawa. Sa paglabas ni Yeonhae ng hospital ay labis na lamang ang kalungkutan nito dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Muling nakipagkita si Yeojki kay Yeongdae at binalaan ito sa binabalak ni Yang So. Sa araw ng libing ay tila kaunti lamang ang dumalo, dumating ang mga tauhan ni Yang So at sinugod ng mga ito ang mga nakipaglibing. Isang madugong labanan ang naganap, ngunit hindi akalain ng mga tauhan ni Yang So na doon ay magsasanib ng puwersa ang grupo ni Yeongdae at mga tauhan ni Yeonki. Nang malaman ni Yang So ang nangyari, ay agad itong tumakas, kaya't iniutos ni Counselor So kay Yeongdae na patayin ang tauhan nitong si Yeonki. Nagsaya naman si Yeonki dahil sa wakas ay nakuha na niya ang posisyong nais niya at ngayon ay kasama na niya si Sojung. Subalit alam na pala ni Yeongdae na si Yeonki ang pumatay kay Kang at nagbabalak itong gumanti. Nahanap naman ni Yeonki ang kinaroroonan ni Yang So at nakipagkita siya rito. Alam na ni Yang So nakasabwat ni Yeonki si Yeongdae kaya't tinutukan niya ito ng baril. Subalit dumating si Yeongdae at pinagtulungan nilang patayin si Yang So. Pagkatapos ay binaril ni Yeongdae si Yeonki at pinatay rin ang mga tauhan nito. Hindi niya pinatay si Yeonki at inutusan itong huwag nang magpapakita sa kanya. Inakala ni Yeongdae na natapos na ang kanyang problema subalit isa ring lalaki ang bumaril sa kanya. Katulad ni Yeongdae ay ganun rin ang sinapit ng kaibigan niyang si Yeonki. Bago malagutan ng hininga si Yeongdae ay naalala niya ang masayang kabataan nila ni Yeonki. Dito po nagtatapos ang video at kung nagustuhan nyo ay maaari kang mag-iwan ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.